Manood makinig matuto, manood makinig at matuto. May aral at ilang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay ni naman mula sa kabanang kwentong ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher April mula sa Division ng Iloilo City ang maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang ating kwento ay tungkol sa isang batang gagambang nagangalang si Gingging. At ang pamagat nito ay si Gingging Gagamba. Ito ay isinulat ni Imelda A. Tolentino at iginuhit rin ni Imelda A. Tolentino kasama niya si Vina Marie S. Tesoro. Sila ay nagmula sa Division ng Santiago City. Oh, handa na ba kayong makinig? Tara, magkwentuhan tayo! Si Gingging Gagamba. Tulong! Tulong! Sigaw ni Gege Langaw. Sa wakas ay mayroon na siyang almusal. Dali-dali niya itong sinaputan at ginawang almusal ito. Nabusog siya, kaya napagpasyahan niyang magpahinga muna sa kanyang sapot. Habang nagpapahinga, siya ay nakaidlip. Mula sa kanyang sapot, bumaba siya ng dahan-dahan. "Saan ka pupunta, anak?" tanong ng ina. "Huwag kang bababa at lubhang mapanganib. Mapapahamak ka sa baba," paalala ng ina. "Ang dami namang bawal!" sambit niya sa kanyang sarili. Sa halip na sumunod sa ina, nagmadali siyang bumaba at gumapang palayo. Nakita niya sina Ganggalanggam na abala sa paghahakot ng mga butil ng palay. Nagpatuloy siya sa kanyang pamamasyal hanggang makarating siya sa isang hardin. "Wow! Ang ganda!" ang sabi niya. At doon niya nakita si Gogo Bubuyog na nakadapo sa ibabaw ng bulaklak. Sarap na sarap sa pagsipsip ng nektar nito. Nakita rin niya si Nagugu Paru-Paro na lumilipad sa itaas ng mababango at makukulay na rosas. Masayang masaya si Gingging Gagamba sa mga tanawing kanyang nakikita. Nang biglang, "Ay! Naku po!" sigaw ni Gingging Gagamba. Muntik na pala siyang matapakan ni Gartang Baka na abala sa pagkain ng damo. Hanggang makarating siya sa isang lawa. Napakaraming kulisap dito. "Kagawa ako ng patibong para mabusog na naman ako." Nakangising sabi ni Gingging Gagamba. Paakyat na sana siya ng damo nang biglang... "Yum, yum, yum!" tuwang-tuwang sabi ni Goryo Palaka. Ang kaawa-awang si Gingging Gagamba, nakain siya ni Goryo Palaka. Sumigaw na malakas si Gingging Gagamba, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Tumigas ang buo niyang katawan. "Anak, anak!" gising ng ina. "Hay! Panaginip lang pala! Salamat naman!" usan ni Gingging Gagamba. "Magmula po ngayon, nanay, susunod na ako sa mga tagubili ninyo. Mag-iingat na po ako at hindi na po ako magpapasaway sa inyo para hindi po ako mapahama. Mahal na mahal kita, nanay!" sabi ni Gingging Gagamba sa kanyang ina. At niyakap na mahigpit ni Inang Gagamba, si Gingging Gagamba. Oh, mga bata, ano ang natutunan ninyo sa ating kwento ngayong araw? Ugaliing sumunod sa ating mga magulang na hindi mapahamak. Dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ako nga pala ulit si Teacher April ng Division of Iloilo City.
Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.